Magandang araw mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa sa YouTube channel na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka pag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat. Ang pag-ibig horoscope ay makakatulong sa iyo na mahanap ang iyong pag-ibig o isave ang pag-ibig na mayroon ka at ayaw mong mawala ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig ng horoscope ay makakatulong sa iyo upang mapainit ang mga pakiramdam ng paglamig at mag-apoy ng pagkahilig sa isang bagong puwersa. Ang pag-ibig ng horoscope ay iguguhit ang iyong pansin sa iyong mga pagkakamali sa pakikipag-ugnay sa iyong kaluluwa at tutulungan kang itama ang mga ito. Ang horoscope para sa mga palatandaan ng zodiac ay naglalarawan ng mga pangunahing pag-ibig na naghihintay sa bawat isa sa mga palatandaan ng zodiac sa malapit na hinaharap. Ang manipis na globo ng damdamin at personal na relasyon ay hindi nag-iiwan ng sino man na walang malasakit, sapagkat ito ay personal na kaligayahan na bumubuo sa bahagi ng leon ng tagumpay at kagalingan ng isang tao. Ang mundo ay pinasyahan ng pag-ibig, at dapat itong laging alalahanin. Tinutukoy ang matalinong mapagkukunan ng makatuwiran na payo isang pag-ibig na horoscope. Alamin ang kapalaran mo sa araw na ito. Pang-araw-araw na Love Horoscope November 9, 2022, Aries. Ang horoscope ng pag-ibig para sa Aries ay nagpapayo na huwag bumuo ng mga malalayong plano. Marahil ay karapat-dapat ka ng higit pa, ngunit sa ngayon ay i-enjoy mo lang kung ano ang mayroon ka. Bukas, kayang-kaya mong tamasahin ang katamaran. Gumawa ng masahe para sa iyong mahal sa buhay. Maghanda ng paligan na may mga mabangong langis, makakatulong ito na lumikha ng isang kaaya-aya at nakaka-relax na kapaligiran. Ang impluensya ng love number 2 ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon ng mga kapareha. Kahit kaunting paghihiwalay ay makikinabang sa relasyon kung ang magkasintahan ay susuportahan sa kabila ng distansya ng paghihiwalay. Taurus. Ang horoscope ng pag-ibig para sa Taurus ay nagpapayo ng pag-iingat sa pakikipag-usap sa opposite sex. Lalo na ang mapagbantay ay dapat na malungkot na Taurus, ang iyong kawalan ng pagpipigil ay maaaring matakot sa isang potensyal na kapareha. Magandang oras para makipag-chat sa mga mahal sa buhay. Kung salungat ka kamakailan sa iyong minamahal, huwag palampasin ang pagkakataong mapabuti ang mga relasyon. Ang impluensya ng love number 2 ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon ng mga kapareha. Kahit kaunting paghihiwalay ay makikinabang sa relasyon kung ang magkasintahan ay susuportahan sa kabila ng distansya ng paghihiwalay. Gemini, inirerekomenda ng Gemini Love Horoscope ang pasensya. Malamang, gagampanan mo ang papel ng isang matalinong tagapayo, subukang tretuhin ang may pag-unawa sa mga kapritsyo ng mga mahal sa buhay. Mapalad na araw. Hindi mahalaga kung paano mo ayusin ang iyong paglilibang, ang pangunahing bagay ay recharge ang iyong sarili ng mga positibong emosyon para sa hinaharap. Ang impluensya ng love number 2 ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon ng mga kapareha. Kahit kaunting paghihiwalay ay makikinabang sa relasyon kung ang magkasintahan ay susuportahan sa kabila ng distansya ng paghihiwalay. Cancer. Ang isang horoscope ng pag-ibig para sa Cancer ay nagpapayo sa iyo na gumugol ng mas maraming oras sa pag-iibigan. Maaaring masyado kang abala sa iyong mga alalahanin at mga gawain, ngunit maglaan ang oras upang makipag-usap sa iyong mahal sa buhay. Mapalad na araw. Hindi mahalaga kung paano mo ayusin ang iyong paglilibang, ang pangunahing bagay ay recharge ang iyong sarili ng mga positibong emosyon para sa hinaharap. Ang impluensya ng love number 2 ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon ng mga kapareha. Kahit kaunting paghihiwalay ay makikinabang sa relasyon kung ang magkasintahan ay susuportahan sa kabila ng distansya ng paghihiwalay. Leo, inirerekomenda ng Leo Love Horoscope na umiwas sa payo. Posible, gusto mong ibahagi ang iyong karunungan sa iba, lalo na sa isang mahal sa buhay. Gayunpaman, tandaan, lahat ay mabuti sa katamtaman. Bukas, kayang-kaya mong tamasahin ang katamaran. Gumawa ng masahe para sa iyong mahal sa buhay, maghanda ng paligan na may mga mabangong langis, makakatulong ito na lumikha ng isang kaaya-aya at nakaka-relax na kapaligiran. Ang love number 2 ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang nasusukat na pamumuhay. Gayunpaman, ang isang relasyon na walang pagnanasa ay maaaring mabilis na menas.
Sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sex life na mas maliwanag, maaari mong itali ang iyong kapareha sa iyong sarili sa mahabang panahon. Virgo. Ang horoscope ng pag-ibig para sa Virgo ay nagbabala sa mga maliliit na problema. Marahil ikaw ay masyadong matyaga at matatag sa pakikipag-usap sa iyong kalahati. Subukang maging mas sensitibo sa mga kagustuhan ng kapareha. Mapalad na araw. Hindi mahalaga kung paano mo ayusin ang iyong paglilibang, ang pangunahing bagay ay recharge ang iyong sarili ng mga positibong emosyon para sa hinaharap. Ang impluwensya ng numero ng pag-ibig 2 ay nagpapatibay sa emosyonal na koneksyon ng mga kasosyo. Kahit kaunting paghihiwalay ay makikinabang sa relasyon kung ang magkasintahan ay susuportahan sa kabila ng distansya ng paghihiwalay. Libra. Inirerekomenda ng horoscope ng pag-ibig ng Libra na huwag magmadali ng mga conclusion. Kung gaano ka Jose Uunlad ang iyong personal na buhay ay nakasalalay lamang sa iyo. Mas maganda kung huminto ka para magmuni-muni. Magandang oras para makipag-chat sa mga mahal sa buhay. Kung salungat ka kamakailan sa iyong minamahal, huwag palampasin ang pagkakataong mapabuti ang mga relasyon. Ang harmonious energy ng love number 2 ay makakatulong sa mga partner na mas maunawaan ang isa't isa. Kung walang sapat na pagmamahalan sa isang relasyon, palaging may pagkakataon na magdagdag ng isang kaaya-ayang pagkakaiba-iba sa iyong personal na buhay. Scorpio. Ang horoscope ng pag-ibig para sa Scorpio ay nagpapayo ng mas maraming oras upang magbigay ng personal na buhay. Magkaroon ng candlelit dinner o mamasyal. Ang mga libreng Scorpio ay hindi dapat nababato ng mag-isa, posible ang mga bagong kakilala. Mapalad na araw. Hindi mahalaga kung paano mo ayusin ang iyong paglilibang, ang pangunahing bagay ay recharge ang iyong sarili ng mga positibong emosyon para sa hinaharap. Ang impluwensya ng love number 2 ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon ng mga kapareha. Kahit kaunting paghihiwalay ay makikinabang sa relasyon kung ang magkasintahan ay susuportahan sa kabila ng distansya ng paghihiwalay. Sagittarius. Ang horoscope ng pag-ibig ng Sagittarius ay nangangako ng mga pagbabago sa kanyang personal na buhay. Gayunpaman, ang karamihan sa iyong kapalaran ay nakasalalay sa ibang mga tao. Subukang makipag-ugnayan sa iba, maging pala kaibigan at magalang. Magandang oras para makipag-chat sa mga mahal sa buhay. Kung salungat ka kamakailan sa iyong minamahal, huwag palampasin ang pagkakataong mapabuti ang mga relasyon. Ang love number 2 ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang nasusukat na pamumuhay. Gayunpaman, ang isang relasyon na walang pagnanasa ay maaaring mabilis na menas. Sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sex life na mas maliwanag, maaari mong itali ang iyong kapareha sa iyong sarili sa mahabang panahon. Capricorn. Ang mga Capricorn ay nagmamahal sa horoscope ay nagpapayo na makinig sa intuition. Kung matagal mo nang iniisip ang tungkol sa pagsira ng mga relasyon, malamang, ang paghihiwalay ay magiging walang sakit. Gayunpaman, subukang maghanap ng mga tamang salita upang hindi masaktan ang iyong kapareha. Bukas, kayang-kaya mong tamasahin ang katamaran. Gumawa ng masahe para sa iyong mahal sa buhay, maghanda ng paligan na may mga mabangong langis, makakatulong ito na lumikha ng isang kaaya-aya at nakaka-relax na kapaligiran. Ang impluwensya ng love number 2 ay nagpapalakas sa emosyonal na koneksyon ng mga kapareha. Kahit kaunting paghihiwalay ay makikinabang sa relasyon kung ang magkasintahan ay susuportahan sa kabila ng distansya ng paghihiwalay. Aquarius. Ang horoscope ng pag-ibig para sa Aquarius ay nagpapayo na maglaan ng oras upang mag-isip. Maaring harapin ng malayang Aquarius ang nakakainis na atensyon mula sa kabaligtaran ng kasarian, ngunit hindi mo dapat biglaang masira ang kakilala. Magandang oras para makipag-chat sa mga mahal sa buhay. Kung salungat ka kamakailan sa iyong minamahal, huwag palampasin ang pagkakataong mapabuti ang mga relasyon. Ang harmonious energy ng love number 2 ay makakatulong sa mga partner na mas maunawaan ang isa't isa. Kung walang sapat na pagmamahalan sa isang relasyon, palaging may pagkakataon na magdagdag ng isang kaaya-ayang pagkakaiba-iba sa iyong personal na buhay. Pisces. Ang horoscope ng pag-ibig ng Pisces ay nagpapayo na iwasan ang kalabuan sa mga salita. Maaring hindi mo nais na masaktan ang iyong kapareha,
ngunit subukang ipahayag ng malinaw ang iyong mga iniisip. Kung hindi, hindi maiiwasan ang salungatan. Bukas, kayang-kaya mong tamasahin ang katamaran. Gumawa ng masahe para sa iyong mahal sa buhay. Maghanda ng paligan na may mga mabangong langis, makakatulong ito na lumikha ng isang kaaya-aya at nakaka-relax na kapaligiran. Ang harmonious energy ng love number 2 ay makakatulong sa mga partner na mas maunawaan ng isa't isa. Kung walang sapat na pagmamahalan sa isang relasyon, palaging may pagkakataon na magdagdag ng isang kaaya-ayang pagkakaiba-iba sa iyong personal na buhay. Special shout out to the following. Special shout out kay Ma'am Malin Baji. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Lori Jane Catalan. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Ma'am Gemma Lorente. Thank you for watching, Ma'am. Special shout out kay Sir Mario Caesar. Thank you for watching, Sir. Special shout out kay Sir Isagani Ignacio. Thank you for watching, Sir. Special shout out kay Sir Rosendo Taurio. Thank you for watching, Sir. Special shout out kay Sir Merlin Wada. Thank you for watching, Sir. Special shout out kay Ma'am Neri Sapila. Thank you for watching, Ma'am. Kung gusto mo magpa-shout out sa next video, comment na. Maraming salamat sa pinanood, mga kapatid. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag mayroon akong bagong video na upload. See you in my next video.